Itu Radik tam ka butang dari umbuk tam. Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi sa inyong lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nandito naman tayo ang inyong kapatid, Brother Nui Dura, inyong ka-brother sa Facebook. Maggawa tayo ngayon ng pagnilay-nilay, pagsasaliksik sa mga katotohanan, lalo na simbahang Katoliko. Alamin niyo na ako naman ay isang pastor na nagiging converted sa simbahang Katoliko. Kaya sa gabing ito, brothers and sisters, bago natin umpisahan ang ating programang ito, ay umpisa natin ito sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we ask you to give us your wisdom and understanding by the power of your Holy Spirit as we search the truth in your word and to discover the beauty of the Catholic Church in the pages of the Bible and in the history. Thank you so much for this wonderful evening, and we pray for the Catholic Church to continue to her vocation in spreading the gospel of salvation and to bring more souls back to you and to your church by the gospel, by preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Give us a trifle anointing by the power of the Holy Spirit with the intercession of Mama Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa gabing ito, bago tayo magpatuloy, basahin na muna natin ang ating Ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagutom ang kaniyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ng mga Parisyo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginawa ng iyong mga alagad, mahigpit iyang ipinagbabawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magugutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may mga ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw ng nayon? Gayon din, hindi sila nagkasala. Sinabi ko sa inyo, may isang naririto na higit pa na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters in the Lord, sa ating pagninilay, makita natin na ang problema is parang pinakita sa mga Hudyo na mas importante sa kanila ang utos ng Diyos kaysa anak ng Diyos. So para nilang parang paawayin nila, brothers and sisters, ang utos ng Diyos at saka ang anak ng Diyos. Parang gusto nilang tugisin si Jesus. Gusto nilang pahirapan
hanapan ng mali sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos. So ngayon, ang pinaka importante? Yes, importante naman, mahalaga ang mga utos ng Diyos. Pero nandiyan ang anak ng Diyos. Siya ang may karapat-dapat, siya ang may otoridad na magbigay ng tamang kahulugan sa mga utos ng Diyos kasi siya ang anak ng Diyos. Pero ang pinalabas sa ating mga kapatid na mga Hudyo na mali, gusto nila na ang kanilang interpretation ang tama. Ang interpretation sa anak ng Diyos ay hindi tama. Pero bago tayo magpatuloy, gusto muna nating mag-shoutout muna tayo sa ating mga kapatid sa gabing ito. Sister Pritzy Sulian, thank you for being with us. And Sister Glinda Villar, magandang gabi. Sister Lorna Pahil, thank you for always being with us. Brother Jeremiah Sumpo, thank you, Brother Jeremiah. Then Brother Braulio Enricuso, magandang gabi. And Sister Amor Laurenti, salamat Sister Amor. Sister Leah Lamira and Nicey Tamiano, thank you. And Sister Emeralda Hayati and Sister Sorbal Medina, Brother Prince Obas and Vilma Country. So makita natin, sino ngayon ang mahalaga, ang utos ng Diyos o ang anak ng Diyos? Sino ngayon ang makabigay ng tamang interpretasyon sa utos ng Diyos? Ang mga tagapangaral ng kautusan o ang anak ng Diyos? Of course, ang makabigay ng tamang otoridad sa interpretasyon sa mga utos ng Diyos ay ang anak ng Diyos. Ngunit pinalabas sa mga Pariseo na ang ginawa ng ating Panginoon ay talagang labag sa utos. Gusto nilang ipalabas mga brothers and sisters. Kaya nga dito sila nagkamali. Nandiyan na ang anak ng Diyos, hindi pinakinggan. Pinairal nila ang kanilang pride sa kanilang buhay. Alam nila na hindi sila ang authorized to give the correct interpretation. Pero ang kanilang argumento, we are the expert of the law. Hindi mayon garantiya na expert ka sa utos ni Moses, expert ka sa pag-aaral sa utos ng Diyos. Nandiyan naman ang anak ng Diyos, di pakinggan natin siya. Bakit hindi natin pakinggan? Nandiyan naman ang anak ng Diyos. Ito ang problema nila. Hindi nila handang pakinggan ang mga pagbigay ng tamang kahulugan sa mga aral ng Diyos. Yun naman ang Simbahang Katoliko. Ang makabigay ng tamang kahulugan, ang successor ni San Pedro. Kasi siya ang sinabihan ng ating Panginoon sa Matthew 16:18, kayo si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking iglesia at ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapapanaig sa kanya. At ibigay ko sa iyo ang susi ng kariyan ng langit. Anong ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anong ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ibig sabihin, ang pagpahintulot at ang pagbabawal nandiyan sa kay Pedro. Nandiyan kay Pedro, wala sa libro. 'Di ba? Ngayon, of course, when the Catholic Church interprets, gives a correct meaning, nandiyan ang Biblia, nandiyan ang tradisyon, nandiyan ang magisterium, go together, tripod. No? Hindi pa yung sabihan nila na ano, Bible lang. Paano makabigay ang Bible ng correct interpretation? Wala man siyang bibig. Well, hindi man siya makasalita. Yung sinabi sa iba na yun ang correct interpretation nila, ang Bible ba ang nagsalita? Sila ang nagsalita. So partner yan, ang written authority at ang living authority. Now, mabasa ba sa Biblia na mayroong living authority? Ang living authority, yung binasa natin, Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ano ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Kaya sabi ng Catechism of the Catholic Church number 85 that the authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the formal tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of our Lord Jesus Christ, which means that the correct interpretation of the Bible is entrusted to the Bishop of the world in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. So, saan man tayo papanig? Itong individual interpretation sa iba't ibang mga pastor ngayon o itong collective interpretation ng Simbahang Katoliko na ang mga obispo kasama ang Santo Papa ay mag-anunsyo
ng official interpretation sa Biblia. Tingnan natin ngayon, iba ang interpretation sa Baptist, iba ang interpretation sa UCCP, iba ang interpretation sa Adventist, iba ang interpretation sa Born Again, iba ang interpretation sa Lutheran, iba ang interpretation sa Evangelical, iba ang interpretation sa Alliance. Kasi isa't isa, mayroon kanyang interpretation. But the Catholic Church, no. The bishop will gather together. And we believe that when the bishop gathered together in communion with the successor of Peter, the bishop of Rome, the Holy Spirit will accompany them, and this council, this magisterium, will exercise in the name of our Lord Jesus Christ. That the authentic interpretation of the written word of God, whether in its written form, in the form tradition, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of our Lord Jesus Christ. Garantiya ba na nagbasa na sa Biblia, siya na ang authentic interpretation? Nagbasa ang ano... nabago ang kanyang buhay, nagbasa ng Biblia, mag-interpret rin siya sa kanyang sarili. Ang iba naman, taga-Osamis, nabago ang buhay, nagbasa ng Biblia, interpret siya sa kanyang sarili. Ang taga-Cebu naman, nabago ang buhay, basa ng Biblia, interpret ang kanyang sarili. No. In that church, there is a council. Now, the catechism is very clear. Pagtingnan natin ang catechism of the Catholic Church, number 883. The college or body of bishop has no authority unless united with the Roman pontiff, Peter's successor, as its head. As such, this college has supreme full and full authority over the universal church, but this power cannot be exercised without the agreement of the Roman pontiff. So kahit pang lahat na obispo, magtipon sila, their authority, while hindi valido unless it is recognized by the Roman Pontiff. The College of Bishop exercise Catechism of the Catholic Church 884, the College of Bishop exercise power over the universal church in a solemn manner in an ecumenical council, but there never is an ecumenical council which is not confirmed or at least recognized as such by Peter's successor. So kahit pa ang lahat na obispo ay mag-ipon silang lahat, ngunit ang kanilang konsiho ay hindi valido unless it is confirmed by the successor of Peter. Ngayon, ang nangyari sa mga lumaya simbang Katoliko, idya-idya aho-aho, interpret doon, interpret dito, kahit ano nalang papasok sa ulo. So kaya nagiging thousands of denomination. We thank the Lord for the unity of the Catholic Church. The Catechism says in 882, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor is the perpetual and visible source and foundation of unity among the bishop and the whole company of the faithful. For the Roman Pontiff, by reason of his office as vicar of Christ, and as pastor of the entire church, has full, supreme, and universal power over the whole church, a power which he can always exercise unhindered. Kaya nga, ito ang napaka-beauty, ito ang kagandahan sa simbahang Katoliko. We are united because we have the valid successor of St. Peter, the Bishop of Rome, the Pope, and therefore we have universal unity. Kahit na bishop sa iba't ibang mga diocese, mga archbishop, cardinal, but they know, alam nila mga kapatid, na ang otoridad sa simbahan ay nandyan sa mga kamay sa Santo Papa, kasi siya ang valid successor ni San Pedro. Alam nyo sa mga obispo eh. Mga obispo sa Amerika, obispo sa Australia, obispo sa England, alam nila na ang valid authority nandyan sa kamay ng Santo Papa. Hindi na kailangan sisigaw ang Santo Papa. Nandyan na sa kanyang authority. Alam niyo yung tao na nandyan sa kanyang ang lahat na authority, malumanay na magsalita, good morning, kumusta? Pero ang walang authority, binawi sa busis. Pasigaw-sigaw, ito ang katotohanan. Kasi alam niya na wala siyang apostolic authority. Kaya nga, binawi na lang niya sa busis niya. No? Doon sa preaching niya. But we discovered the successor of St. Peter, ang kaniyang humility, dawi magsalita, ang mga obispo, dawi magsalita, kasi alam nila, nandiyan sa kanila ang apostolic authority. And we know
the apostolic authority nandiyan sa kanila mga kamay. Kaya nga, kung ang ministry mo ay recognized by the bishop, valid yung ministry mo. Pag-recognize sa obispo. Kaya nga, huwag kang matakot kung maglingkod ka dyan sa diocese, sa parokya, kung recognize yun sa parish priest, valid yung ministry mo if it is recognized by the parish priest. Kasi ang pari, co-worker dyan sa parokya. Ano yung recognize sa parish priest? Recognize at the same time, automatic, recognize sa obispo. Kasi mga anak ninyo, mga kapareng. Kaya, ito ngayon ang aking, bakit binigyan ko ito ng argumento. Kasi sa dami ngayong mga dumating sa ating tanggapan na linabag sa Katoliko ang Biblia ang otoridad. Paano malabag sa Katoliko ang otoridad ang Biblia na binigay man ang otoridad kay Pedro sa Matthew chapter 16 verse 18 and 19, "You are Peter, upon this rock I will build my church. What you lose on earth shall be lost in heaven, what you bind on earth shall be bound in heaven." That is authority. E ngayon, sabihan natin, linabag sa Katoliko. Paano niya malabag? Na nandyan man sa kanyang mga kamay ang authority. E ngayon, sabi nila, ang authority daw, ang Biblia, ang final authority. Paano mo final authority? Makadesisyon ba ang Biblia kung sinong tama? Ang Baptist ba? Ang born again? Ang Pentecostal? Ang United Pentecostal? Si Soriano? Si Juan? Si Kibuloy? Hindi makadesisyon ang Biblia. Wala man itong isip. This is the word of God, but wala itong pareho sa living authority na mayroong living na pang-isip na mag-determine using the authority given by our Lord Jesus Christ. Diba? The Bible, written word of God, it must be interpreted by the living authority. Buhay. Hindi natin sabihin na mag-interpret ang Biblia sa kaniyang sarili. Pero sino nag-interpret? Yun mang tao. Kasi may motibo man siya, mayroon naman siyang doctrinal bias. Magsilik-silik lang siya ng mga verse sa Biblia to support his doctrinal position. Ngunit sa Katoliko, mga kapatid, hindi ka makagawa. Kahit na ako dito, converted pastor, kung anong desisyon sa obispo, wala kang magawa. Pag magsabi ang obispo, inuwi, bawal ka magpunta dito sa diocese, wala kang magawa. Yun ang otoridad sa simbahan. O bakit ka naman magalit kung magsabi ang obispo na bawal kung you obey? Diba? If you obey, you obey. Kasi kung mayroon sanang maligtas doon sa pamagitan ng iyong ministry, sinong managot? Ang bishop ang managot. So hindi ka magproblema. At saka, yung obedience, diba, sabi sa ating ibanghilyo ngayon na obedience in connection to this gospel, obedience is better than sacrifice. Diba? Paano yung mag-preaching ako kahit na hindi pa pinahintulot sa pari at saka obispo? Bakit? Kung totoo itong sa ka-espiritu, sa Holy Spirit, the bishop will discern, the priest will discern. Kung hindi papayag ang pari o ang bishop, hindi natin yung problema, brothers and sisters. Kaya nga ngayon, ang ating gustong talakayin, ang gusto kong itanong, dahil sa tanong natin sa mga kapatid nating Seventh-day Adventists, kaya nga ebanghelyo natin ngayon, na is talk about the Sabbath. Kaya ngayon, pag-usapan natin, ano ba talaga ang tamang day of worship? Kasi pinag-awayan ito eh. Ang mga Katoliko lumabag kasi ang talagang day of worship, ang araw sa pamamahinga ay seventh day, ang Sabat. Pero bakit eh nag-worship sa Panginoon sa araw ng Linggo? Yun ang mga sabi naman sa ating mga kapatid na mga Adventista na binago daw ni Constantine ni Cardinal Gibbons, binago daw from Saturday to Sunday. Mga kapatid, hindi yun ang basihan natin. Anyway, sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist of the Philippines, ang ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, ito ay mga taong mga man of integrity. Mayroon lang silang doktrina na ganyan, pero rinispito natin sila, mga kapatid, kasi nakakontribute sila ng malaking contribution sa ating sosyedad. Una, kung tingnan natin ang mga buhay ng Seventh-day Adventist, pinairal nila ang yung halaga sa being mag-asawa, no? Pinairal nila ang holiness, the sacredness of matrimony. Pinairal nila ang kanilang ministry, mga hospital in the Philippines, na ang ganda sa kanilang mga hospital services. Mayroon silang mga educational institution. So partially, nakatulong sila sa development sa ating bansa. Okay? Now,
Ngunit, in spite na nakatulong sila sa mga development sa ating bansa, karapatan din natin na ipaalam sa kanila, hindi natin sila ininsulto para malaman nila ano ang mga batayan natin. Mayroon ba tayong batayan? Bakit tayo ay sumamba sa Panginoon sa araw ng Linggo? Now, ngayon, sa ganitong pangyayari sa Ebanghelyo ay parang kini-question sa mga Pariseo, sa mga teachers of the law ang ating Panginoon, kasi kumakain sila ng mga trigo, mga bunga ng trigo sa araw ng pamamahinga. Makita rin natin, mga kapatid, i-plus natin, Brother Jonathan, sa Matthew chapter 12 verse 1 to 8. No? So makita natin 'yan, no? Ang verse na sabi ng Panginoon, nag-argue ang ating Panginoon sa Kristo. At this time, Jesus went on to the Sabbath, he threw the corn, and his disciples were hungered, and began to pluck the ears of corn unto it. Actually, ang correct interpretation dyan, ang wait, kasi walang corn doon. But when the Pharisees saw it, they said unto him, behold, your disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath day. But he said unto them, have you not read what David did when he was hungered, and they that were with him, how he entered into the house of God and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priest. So nag-argue si ang Panginoon na ang bakit pinakain man sila si David na hindi man sila mga kaparian, no? Na pa, yung mga pagkain na yun, para man yun sa mga kaparian. Nag-argue ang Panginoon na kung ang total sabat, wala kang gawin. Pero marami kang ginagawa doon sa loob sa templo eh. So paano yun nagtupad ang sabat? Na ang sabat, marami kang mang ginagawa. Ang total sabat, natulog ka. Kasi ano yung sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3? Tingnan natin. So ang sabat, thus the heaven and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work and he made that he made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it that he rested from all his work which God created and made. So, seventh day, napahinga ang Panginoon. Ginawa niya ang mga lahat na bagay sa sixth day, no? So, napahinga. So, total rest. Ngayon, ang nangyari doon sa templo, maraming mga violation. Kasi pagpunta sa templo, mag-alay ka doon. So, imbis nagpahinga ka, hindi na yun pahinga. Kasi marami kang ginagawa sa loob sa templo. Maraming mga sumasamba, maraming dumadalo. So, ano talaga ang pahinga na ibig sabihin sa Panginoon? Kaya nga, walang nakatupad. Pumunta si Kristo para tuparin niya ang mga batas na ito. Tingnan natin ang Matthew 5:17. So, do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I am not to come to destroy but to fulfill. So, tandaan natin kung sa Bisaya pa, na kung sa Tagalog pa, hindi siya pumunta para magpatupad, kundili para tuparin. So, iba yung pumunta siya para ipatupad ang mga kautusan ni Moses? Hindi. Pumunta siya para tuparin. Bakit tuparin niya? Kasi walang perfect na nakatupad. Okay, yun. Eh kung mayroon pang perfect na tao na nakatupad sa lahat ng mga utos ni Moses, hindi na siya magpunta para tuparin niya. So, he did not come to destroy but to fulfill. No? Hindi tuparin niya, hindi ipatupad sa mga tao. Siya ang tutupad kasi walang taong nakatupad sa mga batas ni Moses. Okay, tingnan natin ang Luke chapter 6 verse 6 to 11, yung pagpagaling ng ating Panginoon sa mga may sakit. No? Luke chapter 6 verse 6 to 11, Brother Jonathan. 16:16 ang sinulat. Ah, 16:16. Sorry po. So hindi natin na-quote ang ano. Okay. So ang Luke chapter 6 verse 6 to 11 is talking about the healing Jesus Christ performed healing during the Sabbath. And he was questioned by the Sabbath keeper na itong mga ginawa mo ay talagang violation, kasi bakit magpapagaling ka sa mga tao sa Sabbath? Kailangan magpahinga ka. Pero itong mga ginawa nila, mga kapatid, hindi talaga ito kinukurik. Inggit lang, kasi sa tagal na nilang naglingkod sa Panginoon, walang gumagaling sa kanila eh. Expert lang sila, pero walang nangyaring mga himala. Yun ang delikado. No? Eh ngayon, tingnan natin anong sabi ni Jesus sa Luke 16:16.
Okay? The law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God is preached. So, law and prophets were until John. Ano yung until John? Hanggat kay Juan, sa Tagalog pa, ang mga utos at ang mga propeta ay hanggang kay John. So, may, yun ang kaniyang tinatawag nating time frame, ang kaniyang panahon until John, and from John, the kingdom of God is being preached. Okay? So, malinaw ang sinasabi. Tingnan natin ang Malachi chapter 4, verse 4. Remember the law of Moses, my servant, which I have commanded him in Horeb for all Israel with the statutes and judgment. So, tandaan natin mga kapatid na ang mga utos ni Moses ay para lang sa Israel. First of all, sa mga Hudiyo ang mga utos na yan. Kasi para yun sa chosen people, sa bayang hinirang. Hindi kaagad yan idritso natin pag-apply sa mga Gentiles. Diba? Para yun sa mga bayang hinirang. Okay, tingnan natin ang sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do it. Mahirap ito kasi King James Version, mga kapatid eh. Ang ibig sabihin na walang ginawang matuwid sa pamagitan ng mga batas, na gusto siyang magtupad sa mga batas, ngunit hindi niya natupad ang lahat. Paano matupad yan, ang dami niyan? Kung basahin natin ang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, matupad kaya natin yan, ang 613 ka mga batas, na kahit ano-ano na lang mga batas ni Moses doon. Na ang may mga batas si Moses, Deuteronomy chapter 25 verse 1 to 17, anong sinabi? Deuteronomy chapter Deuteronomy chapter 25 verse 1 to 10. Wala po ata nasulat. Hindi nasulat sa ating secretary. Sorry po ha, because we are now in we are now in learning episode. Tingnan natin kung anong nakasulat sa Deuteronomy 23:1-3. Okay? He that is wounded in the stone or hath his private member cut off shall not enter into the congregation of the Lord. So yung mga baog, mga sira ang kanilang sexual organ, are not allowed to enter in the house of the Lord. Pero ngayon, not applicable anymore, brothers and sisters. Okay? So kung law keeper tayo, kailangan to pa rin lahat. Hindi selective na ang sabat lang ating sinisilik. Sa lahat na batas ni Moses, silik lang natin ang sabat. O yung baboy na hindi ipakain, baboy, sabat ang sinisilik, hindi natin tinupad lahat. Okay? Patuloy tayo sa Deuteronomy chapter 24. Anong sinasabi sa Deuteronomy 24? When a man had taken a wife and married her, it comes to pass that she find no favor in his eyes. Divorce. So in that chapter, inallow ni Moses ang divorce. Pero sa ating simbahan ngayon, no divorce eh. Diba? So mayroong mga Moses, law of Moses na hindi na pinatupad ngayon. Okay, patuloy tayo sa pagbabasa. Deuteronomy, Leviticus chapter 25 verse 1 to 7. Okay. Tingnan natin, Leviticus 25 verse 1 to 7. Oh. And the Lord speak to Moses in Mount Sinai, saying, speak to children of Israel unto them, when you come into the land which you give, shall keep the Sabbath. So ano yung Sabbath of the land? Every 7 year, walang farming. Yun ang nasa Leviticus 25 verse 1 to 5. Ngayon, isang batas ito ni Moses. Kung ituro natin na sundin ang lahat na batas ni Moses, hindi tayo selective. Ipatupad natin yung pati yung 7 year, hindi i-farm ang farm. Pero ngayon hindi na yun po, hindi na applicable. Kasi pag ang lupa mo ay hindi na fertile, magbili ka lang ng maraming itis sa manok. Ilagay mo doon sa lupa mo, magbalik ang kanyang fertility. So na may mga utos noon na cannot be applied in our time. Pero ang sinisilik sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, ang sabat din lang at saka ang baboy. May iba pa dyan. Pero may maraming mga utos ni Moses na ini-skip nila. So yun ang hindi maganda. Okay? Patuloy tayo. Wala na, no? Acts 15:10. Okay, so
Ngayon, tingnan natin ang sa panahon sa ating mga apostoles. Kung ang kanilang gathering ay sa Sabat, di pa ba? Tingnan natin ang Matthew 28:1-9. Okay. Yung Matthew 28:1-9, it talks about the resurrection of Jesus. In verse 9, they worship Jesus. So, ibig sabihin, and they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, all hail, and they came and held him by the feet and worship him. So, that was first day of the week. So, kung mali ang pagsamba kay Jesus sa first day of the week, sana, pinigilan ni Jesus. Uy, maghintay kayo sa Sabado, ha? Mali ito. Samba-samba kayo sa akin. Sunday ngayon. Matthew chapter 28 verse 9. Sana, kung mali ang pagsamba sa Sunday, pinigilan ni Jesus. Hintay lang kayo sa Sabado. Kasi yun ang tamang pagsamba. Bakit hindi umalma si Jesus? Ibig sabihin, correct. Kasi hindi man siya nagreklamo. He allowed worship during Sunday. Okay, next. John chapter 20 verse 19 to 26. John chapter 19. Okay. Then the same day at the evening, being the first day of the week. So after the resurrection of Jesus, anong araw sila nagtipon? First day of the week. Matthew chapter 19 verse 20 verse 19. First day of the week. Okay. And after 8 days. Okay. And after 8 days again, his disciples were within. So after 8 days, verse 26, nagtipon na naman ulit. So ano man yung after 8 days, Sunday na naman. Brothers and sisters in the Lord, first day of the week, chapter 20 verse 19. Brothers and sisters, and then verse 26, after 8 days, so Sunday na naman. So sa Christian, sa church period, sa church dispensation, sa panahon sa simbahan, hindi na sila nagtipon sa Sabat. They gathered together in Sunday. Matthew chapter 28 verse 9, nandiyan pa nga si Jesus. And then John chapter 20 verse 19, chapter 20 verse 26, they gathered not in Sabat, hindi naman nila inexplain, but they gathered in the first day of the week. Next is Acts chapter 20 verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Ano daw ang araw sila nag-came together? Hindi na Sabado. Sunday na. So yung sinasabi sa atin, sa ating mga mahal na kapatid na Seventh-day Adventists na nagpadala ng argumento na linabag natin ang Sabat, tayong mga Katoliko, hindi na natin siya pangalanan kasi isa rin siyang estudyante, no? Para magpastor, mga kapatid. Biblical yung ating ginawa eh. Hindi yun gawa-gawa natin. Imagine ka sa Acts chapter 20 verse 7, tingnan natin. And upon the first day of the week when the disciples came together to break bread. First day malinaw. And then 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Tingnan natin. Okay, now concerning the collection of the saints, I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let everyone, all of you, lay by him in store as God has prospered him, that there will be no gatherings when I come. So, ang first day of the week is during the apostolic period, ang kanilang pagtipon-tipon ay nakarecord na araw ng Linggo. Hindi naman natin binangga ang Sabat day. Kasi sa Old Testament, Sabat day yung para sa mga Hudyo ayon sa Malakay chapter 4 verse 4. For the Jews. Okay? Ngayon, bigla tang sumulpot kasi gusto rin tayong mag-keep ng Sabat. Para sa akin, hindi man yun problema. Kung you worship the Lord on Sabat, walang problema. Problema yun, brothers and sisters. Kasi every time, kahit na Monday, Tuesday, we can worship the Lord. Pero pinatuyanayan lang natin dito na ang ating pagsamba sa araw ng Linggo, hindi ito gawa ni Constantine o ni Cardinal Gibbons, according sa ating mga comments na tinatransfer ni Cardinal Gibbons through the power of the Pope, ayon kay Cardinal Gibbons, through the power of the Pope, tinransfer ang Saturday to Sunday. Bakit lagyan pa ng power sa Pope na after Christ's resurrection, Sunday naman ang kanilang mga gathering? Kailangan pa ba yung
magagawa ng istorya na baguhin from Saturday to Sunday, na during the time of Christ mismo nandiyan naman. So yun ang ating kapatid na ating sinagot, kasi nakinig siya ngayon eh. Then with jury speak sa ating mga kapatid, hindi na lang natin pangalanan pati ang address, kasi hindi naman maganda, baka awayin doon sa mga kapatid nating mga Katoliko, hindi maganda. So if it is needed talaga, we will announce the name and the address, but we will ask the permission first of the concerned person. Now, Brad, pwede ba namin i-announce yung name and address mo sa comments mo if you want? Pero kung gusto man, sagutin namin dito sa live para marami ring makinabang sa live. Okay? Okay lang sa live. So sabi niya, anonymous. Okay, sige. We will respect the freedom kung magsabi silang okay. Now, tingnan natin ang Catechism number 1166. Okay? So sa Catechism, ito ang sinasabi. By a tradition handed down from the apostles. So, from the apostles, yun ang nabasa natin, which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the church celebrate the Paschal mystery every seventh day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday. So, appropriately called the Lord's Day or Sunday, the day of Christ's resurrection. So, we gather together kasi that is the day of Christ's resurrection. Okay? Is both the first day of the week, the memorial of the first day of creation, and the eighth day on which Christ, after his rise on that great Sabbath, inaugurates the day that the Lord has made, the day that knows no evening. The Lord's Supper is its center. For there, the whole community of the faithful encounter the risen Lord who invites them to be to his banquet. Napakaganda mga kapatid, di ba? Bakit tayo nagtitipon-tipon, sumasamba sa Sunday? Ang argument, kasi that is the Lord's Day, that is the resurrection day. We rejoice of Christ's resurrection, handed on from the apostolic time. Hindi yung ginawa ni sa Santo Papa, ni Cardinal Gibbons, ni Constantino. But it's very clear in the Catechism, handed on from the apostolic times to our times. Hindi yung gawa-gawa ng tao, nakasulat sa Biblia. Matthew chapter 28 verse 9, John chapter 20 verse 19 to 26, Acts chapter 20 verse 7, and 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2. Diba, nandiyan sa Biblia. Ngayon, paratangan tayo na gumagawa-gawa ang Katoliko. Kailangan pa bang gawin niya na ginawa naman yun sa mga apostoles, handed on to our time? Okay? Next, 1167. Acts 11:67. Parang hindi nakasulat. Adi, CCC 1167. Sorry, CCC 1167. Mayroon ba tayo dyan? Okay. CCC 11, wala. Okay, sorry. So, hindi nakasulat. The same, So, ngayon, tingnan natin ang First Council of Jerusalem na ang kanilang problema, mga kapatid, ang mga convert na Christian, kailangan bang patuparin, utusan na sundin ang mga batas ni Moses? Tingnan natin, ito ang pinaka-crisis, di ba? Kasi translation eh. Nandyan na ang simbahan, itinatag ni Kristo galing sa Jewish religion. So mayroong transition, mayroong away-awayan. Ano ba ito ang gawin natin? Ipatuparin natin, ipatupad natin, utusan natin ang mga Gentile convert to Christianity na sila rin ay susunod sa mga Jewish Alo, tingnan natin ang Acts chapter 15 verse 10. Okay. Now therefore, si Peter ang may sabi, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciple which neither our fathers nor we were able to bear? Diba? Bakit ipapasa natin sa mga Gentiles ang mga bagay na hindi kayang dinala sa ating mga ninuno? Hindi nila natupad ang lahat na utos, kaya pinatay sila doon sa disyerto eh. Diba? Kasi hindi nila natupad ayon sa Panginoon, linabag nila sa Jeremiah 31:31. Sabi nila ang kaniyang covenant ay linabag, kaya gagawa siya ng new covenant because the first covenant was violated by the people of Israel. So sabi ni Peter chapter 15 verse 10, sa hindi natin pwede
na ipapasanin natin ang mga hintil sa mga kautusan ni Moses na kahit ang ating mga ninuno o tayo, hindi natin kayang dalhin. Yun ang argumento ni Peter. Kaya nga, absolutely, hindi na tayo dyan under the law. Tingnan natin ang susunod na mga kabanata. Brothers and sisters, parang yun ang last verse na gusto kong gawa ng closing statement. Na in the First Council of Jerusalem, the decision of the First Council, hindi ipapasan sa mga hintil ang mga utos ni Moses na hindi kayang dinala sa mga ninuno ng mga Israelita. Kahit sa atin, hindi nga natin kayang dalhin at sa ating mga ninuno. Ngayon, ibigay natin sa mga Gentile convert. Yun ang argumento ni Peter. Kaya nga, sa atin ngayon, sa ating ebanghelyo, sa ating mga komentaryo, na ang Katolikong Simbahan, linabag ang mga utos sa Sabat, hindi tayo nagsimba sa Panginoon sa araw ng Sabat, sa Saturday, linabag natin. Alam niyo mga kapatid, kung totoo lang, lahat na Saturday, maraming misa dyan. Araw-araw, nagmimisa tayong simbahan Katoliko eh. Kaya sa atin, hindi yon malaking issue yung Sabat na hindi tayo nagsimba kasi tulad sa akin, araw-araw mo ko nagsisimba. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ngayon lang, lockdown, hindi makasimba. So para sa atin, hindi yon big deal. Kasi pati sa Saturday, punong-puno tayo ng mga misa. Kaya ngayon, ina-accuse tayo na linabag natin, bakit sandi lang tayo nagsamba sa Panginoon, bakit hindi natin sinunod ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3 na magpahinga kasi ang Diyos nagpahinga, dapat tayo magpahinga. O, nag-joke-joke naman ako. Ano ba yan? Nagpahinga ang Diyos kasi ginawa niya ang mundo sa 6 days. Ngayon, pagpahinga niya, magpahinga ka rin. Bakit? Tinulungan mo ba ang Diyos paggawa sa mga lahat niyang ginawa sa 6 days para pagpahinga niya, magpahinga ka rin? Sa akin lang yung opinion, brothers and sisters. Kaya nga, for us, for the people of Israel, they are obliged to do it. Because it is written in Malachi chapter 4 verse 4 na that the laws, statutes that was given by God through Moses in Horeb in Mount Sinai, it is for the people of Israel. And in Luke chapter 16 verse 16, it is very clear, brothers and sisters, na the law of Moses is only until Jan. Ang mga pangangaral sa kautosan ni Moses ay hanggang kay Juan at mula kang Juan ay ipinangaral ang tungkol sa kariyan ng Diyos. So mayroon tayong time limit sa lahat. At kaya sa gabing ito, mga brothers and sisters, sa ating mga kapatid na kasama natin, Sister Aline Rusty, salamat for being with us, Brother Buyet, Brother Ruel Capistrano, Brother Braulo na Enricoso, and maraming salamat. Bilang isang pastor, sinisir ko lang ang aking realization. Bakit naintindihan ko na ang mga aral sa Simbahang Katoliko ay talaga nakabase sa Biblia. Itong mga turo tungkol sa pagsamba sa Panginoon sa araw ng Linggo ay nakasulat talaga sa Biblia. Hindi ito gawa-gawa. Kaya inulit-ulit ko nga ang mga verse eh. Matthew chapter 28 verse 9, John chapter 20 verse 19 to 26, Acts chapter 20 verse 7, 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 3. It's very clear na ang kanilang mga gathering is first day of the week. At saka sa Catechism of the Catholic Church number 1662, sabi ng Catechism na the days of the Lord handed on from the time of the apostles, the celebration, the day of worship is the day of resurrection kung saan ang ating Panginoon sa Kristo was risen from the dead. We rejoice, we shout for joy na nabuhay ulit ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa ating mga kapatid na mga Seventh-day Adventist na palaging nagparatang, nagpadala ng mga komentaryo sa atin through PM, ito ang aking kasagutan. We respect your conviction. We are so happy that you believe in God. We are so happy that you contributed good things to our society. Maraming mga taong gumanda ang kanilang buhay dahil sa inyong mga ginagawa. Ngunit, ito ay amin namang karapatan para mapakinggan sa publiko na ang mga ginawa Simbahang Katoliko ay hindi ito gawa-gawa ng tao, kundi ito ay nakabatay sa Biblia, nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Na medyo late tayo sa gabing ito, brothers and sisters, kasi mayroon akong talk sa Zoom from 8 p.m. to 9.
from 8 p.m. to parang 8:30 to 9. Pero naglampas yan ng 9, kaya nga medyo late ako nakapasok. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay. Thank you so much for all your prayers and for all your support. Please pray for us, Converted Pastor of the Philippines, na makapagpatuloy kami sa aming misyon, sa pagpabahagi sa aming karanasan, sa aming conversion, kung ano ang mga kagandahan na nadiskubre namin sa Simbahang Katoliko. Ito ang aming pinaulit-ulit na si binabahagi sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Anong mga beauty, what are the beauty we discovered in the Catholic Church? And we discovered that the beauty in the Catholic Church is written in the Bible. We discovered that the Catholic Church is the church that canonized the Bible. Ito ang simbahang ginamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng Biblia. Malinaw ang sinasabi sa Catechism 120, it was by the church tradition that the church discerned which writing are to be included in the Bible. The complete list is called the canon of the Bible from Genesis to Revelation. We have 43 books in the Old Testament, 29 books in the New, and 27 books in the New, and then totally 73 books from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabi, 2 Maccabi, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikaraya, and Malakai. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, 1 Thessalonica, 2 Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation is approved and canonized by the authority of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church 120. Ngayon, tinanggal ang iba. Tinanggal ang Maccabi. Saang authority yan? Ay, personal judgment. Kasi nakita ni sa founder namin na ang Maccabi ay hindi bagay. Ang sikan Maccabi, hindi bagay. Ang Tobit, Judith, hindi bagay. Bakit? Saan tayo komportable? Itong personal judgment, tinanggalan ang mga libro sa Biblia, o itong collective judgment sa Simbahang Katoliko? Para sa akin, bilang converted pastor, rinispito ko man ang kanilang personal judgment. Tinanggal nila. Pero para sa akin, mga kapatid, kayo nakikinig ngayon, mga Katoliko, saan kayo komportable? Itong individual judgment na sabihan nila na hindi, tinanggal nila ang mga si Pers Maccabi, Sikan Maccabi, Judith, Tobit, personal judgment, o itong sa Katoliko, collective judgment, with the authority of the bishop gathered together, walang superman doon sa body of bishop na mag-discern, magsasaliksik kung anong mga libro na dapat magiging kasali sa Biblia. Kaya nga, I thank the Lord for this discovery and realization of me being a pastor. Maraming mga pastor na galit sa akin hanggang ngayon na galit na galit, pero I still pray na I'm always praying for them na maintindihan nila ang aking naintindihan para mawala ang kanilang galit. Until hindi nila maintindihan ang aking naintindihan, patuloy sila magagalit sa Katoliko, lalo na sa akin. Kaya nga sa gabing ito, brothers and sisters, as I end this program, I will pray for you. I will ask the Lord to bless you, to heal all your sicknesses and diseases and all your financial problems, that so that we can support the ministry entrusted to us by God, and also you can share to us all your blessings to the converted pastors of the Philippines. Baka mga 3 years from now, magiging financial stable na kami. Hindi na kami parang ganito na parang magmakaawa dahil sa dami naming mga obligasyon. Ngunit ako nalangin sa Panginoon, Lord, sana magiging stable na kami, ang aming mga livelihood after 3 years, magiging stable na kami. Mayroon kami mga livelihood, ngunit maraming mga pagsubok, nandyan na ang mga tangkal, nandyan na ang baboy, ngunit ang pagsubok namin, pag-umpisa sa lockdown, nag-umpisa rin na nawala ang serbisyo sa tubig.
no water services. Kaya nga, dalawa ang hinaharap namin doon sa aming permission house sa Cagayan de Oro City. Ang kawalan ng tubig na magkuha pa ng tubig sa malayo para gamitin sa mga livelihood. Parang butot kalansay na lang ang mga baboy at saka ang kalabaw kasi basta makainom lang ng konti, hindi lang mamatay hanggat sana matapos ang aming water drilling. But we still pray to God na itong naumpisa naming water drilling ay magtapos with your prayers na magkaroon kami ng permanent source of water para ang aming mga activities, ang aming mga permission, hindi na madisturbo sa kawalan ng tubig at saka ang aming mga livelihood mapatuloy kasi tinuruan natin sila sa mga aral ng Simbahang Katoliko through our realization. Tinuruan natin sila ng mga livelihood, tinuruan natin sila paano mag-share, mag-relate sa kanilang buhay sa iba't ibang communities, iba't ibang parokya sa buong Pilipinas. Mabuhay ang Simbahang Katoliko, mabuhay tayong lahat at pagpalain tayong lahat sa Puong May Kapal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, in this wonderful evening, as we end our sharing, I ask you, loving Father, to bless us, our church, and all your servants who are serving in your kingdom. We ask you, loving Father, to bless our priests, our nuns, our bishop, and our Pope. Continue to unite us in love, loving Father, all our workers in every parishes and communities, that we will unite our heart in you. We know that loving Father, that ministry is not competition. Ministry is a cooperation. Hindi ito pa pagalingan kung sinong magaling, kundi Panginoon ang ministry ay cooperation, cooperating each other to bring more souls back to you. Kaya nga, basbasan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroong makaramdaman na nakikinig sa programang ito at pagalingin mo sila, hipuin mo sila sa iyong makapangyarihang mga kamay at ibalik mo ang kanilang physical health, good health, para sila ay makapagpatuloy sa paglingkod sa iyo. Basbasan mo rin ang aming mga kapatid na nakikinig sa programang ito na mayroong mga financial struggle, loving Father, na putulin mo ang bandage of poverty. Bigyan mo ng kalayaan ang iyong mga anak. Kasi sabi mo sa Galatians chapter 4 verse 7, hindi na kayo mga alipin, kundi mga anak na kayo at makahingi na kayo sa Ama kung anong gusto ninyo. Kaya nga, we are not slaves anymore, but we are sons because of Jesus. Kaya nga, sabi ng Galatians chapter 4 verse 7, na pwede na kaming makahingi kung anong hingiin namin bilang mga anak sa iyo, aming Ama, na nandyan, na may gawa sa buong sanlibutan. Hinihingi namin ito sa pangalan ng iyong nag-iisang anak, ang aming Panginoon Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, na buksan mo ang pintuan sa kalangitan at ipadaloy mo ang pagbabasbas sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Panginoon, ipadama mo sa kanilang iyong presensya at putulin mo ang lahat ng mga banded sa poverty na talagang nagtali sa kanila na hindi sila makamove forward sa mga plano nila sa kanilang buhay. Ipadala mo ang espiritu sa katagumpayan, the spirit of success sa lahat ng iyong mga anak para kami ay makapagpatuloy sa paglingkod sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, idinadalangin namin ang aming bansang Pilipinas na sana puspusin mo sa iyong pagbabasbas, sa iyong mga biyaya, at ang lahat, Panginoon, ng mga frontliners na kaawaan mo at ang mga nagiging infected sa coronavirus, na pagalingin mo sila sa pamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan. Sa oras na ito, dinadalangin namin ang aming buong pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, na kupkupin mo sila sa iyong makapangyarihang mga kamay upang hindi sila mahawaan sa iba't ibang contamination sa coronavirus at malampasan namin itong coronavirus threat pandemic at kayo'y aming pupurihin at paglingkuran hanggat sa katapusang hininga sa aming buhay. Ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo kasama ng aming mahal na Birhen Maria, Santa Faustina, San Pedro Apostol, San Pablo Apostol, sa lahat ng mga apostoles at sa lahat ng mga martyrs, pinarating namin sa iyo ang lahat naming mga hinaing at aming pangangailangan in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Bless us, Lord, as we make the sign of the cross, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po, brothers and sisters in the Lord. Basbasan kayo sa Puong May Kapal.
Sleep well, don't worry, be happy.